Hi, hello, mga kaibigan. Magandang araw, magandang buhay-buhay sa inyong lahat. Welcome po sa channel, welcome po. Ito naman po tayo sa ating third video, Patras Edition. Pasensya na po na nakamask po ko ngayon dahil ito po ay isang mahigpit na rules ng UAE. Kaya ito po, nakamask po ko ngayon. Pasensya na po. Ito po, ang patras ay napaka-importante po sa paglalaro sa bilyar. Kasi pag hindi po kayo marunong magpatras, ay nako, talagang mahihirapan po tayo kung paano maglaro ng magandang laro. At saka manalo sa isang laban na kulang ka sa isang napaka-importanting bagay sa paglalaro ay yung patras. Kaya po, ituturo ko po sa inyo ang patras edition. Yung tinatawag sa English na draw shot. Ito lang po ay simple lang po at basic na basic. Pero napaka-importante po ito na malaman nyo yung patras sa kanan at patras sa kaliwa at saka yung pagpatras ng walang pictos. Yung pagpatras ng may pictos sa kanan, magpatras ng pictos sa kaliwa. Side in the left and side on the right. Napaka-importante po ito sa laban dahil ito po ay magbibigay sa inyo ng mas madaling tira doon sa kasunod. At mas madaling magpalapit ng pamator doon sa kasunod na bola na ang tinatawag na preparasyon doon sa kasunod na bola. Ito po ay napaka-importanting techniques at magagamit ito sa laban. Kaya ako po ang nagawa itong video na ito dahil sa halos lahat ng mga laban ko ay gumagamit po ako ng mga patras na titira. Para po, ganahan naman po ako gagawa ulit ng mga video tulad ng mga follow-through o credas. Gagawa din po ako sa sunod kong video po. Para ganahan naman po ako ngayon sa inyo, hinihingi ko po ay yung mga subscription nyo po o mag-subscribe po kayo sa aking channel at mag-comment po kung ano pa po yung gusto nyo malaman para po mapagbigyan po kayo ng inyong mga request na gagawin ko po. Ito po, punta na po tayo sa practice table. Ito po ang practice table ko. Yung diamond table. Okay po. Good luck po sa atin. God bless. Ito po, umpisahan ko na po yung patras. Hello mga kaibigan. Ako po, gagawa po ako ngayon ng mga tira na mga patras na tira o draw shot. Paalala ko po at tips ko po sa inyo pag nagpatras po kayo ay yung kamay nyo at yung katawan nyo ay naka-steady lang. Naka-steady lang doon sa tuwing nagpapatras po kayo. Yun ang importante, yung pag-release nyo. Pag-release nyo sa tako, kailangan huwag muna kayo umangat kaagad. Kasi pag umangat kayo kaagad, may tendency po na yung pag-release nyo, lilihis kaagad yung pag-release nyo sa kamay nyo, baka magbago po. Kaya, ang kagandahan nun, lagi po kayong naka-steady muna bago mag-perform dun sa patras na tira. Huwag muna kayong umangat kaagad. Ito po, mga tirang patras po. Ito po yung mga patras na ito ay huwag muna kayong gumamit ng mga ganitong tira. Huwag muna kayong practice po kayo. Huwag muna kayong gumamit ng pictos po. Huwag muna kayong gumamit. Importante, gumamit kayo ng tisa, kagad, palalabang. Pag patras kayo, lagi yung nagtitisa po kayo o nagtsuktsok doon sa tapo niyo. Ganito po ha, tingnan nyo yung patawan ko, hindi mo na ako ahang kagad.
Ang saka, ang aim nyo dito, ang aim, huwag naman sa ilalim masyado. Dito lang po ang aim niyan. Dito, tingnan nyo ito yung pamato. Dito lang po ang aim niyan. Aim doon sa pamato. Diyan mo tutumbukin ang pamato diyan sa area na yan. At tandaan din po, pag nagpatras, huwag kayong mag-isip na yung bola, pamato, ay matigas na bagay. Mag-isip na kayo na malambot. O, kahit anong malambot sa iyo, malambot na bagay, ganyan lang po. O, na para bang tinutusok lang niya yung pamato. Para bang yung tako nyo ay lumusot doon sa isang bagay. Tulad niyan. Ganyan po, lumusot. Ganyan. Parang kung tawagin, pababiro ng tira po. Yung parang binarbecue nyo lang. Yung barbecue. Ito po yung barbecue. Ganyan po. Ganyan na kayo mag-isip kung nagpasa kayo. Para mas maganda yung patras nyo. Mas maganda. Yan na po ang tips ko sa inyo para hindi mahirap magpatras. Kailangan ang isipin nyo malambot na yung pangato o bola. Ganyan po. Diyan naman tayo sa bintas para sa kanila naman tayo. Ngayon lang po. Patras na yan ng konti. Ganun lang po, patras ng konti. Konti o maiksing patras lang po. Ganun po, yung mga patras na maiksik. Basta po yung aim ng patras. Lagi kong paalala sa inyo yung aim doon sa pamato. Ganito lang po. At saka mag-isip kayo na malambot lang yung pamato, hindi masyad hindi mag-isip na matigas yung pamato ay mabigat na bagay. Isipin nyo lang na magaan na bagay yan at saka malambot na bagay. Para mas mapadali yung patras nyo at hindi kayo kurisado magpatras at saka komportable magpatras. Napaka-importante po yung marunong magpatras. Napaka-importante po sa laban. Lapis sa butas. Ito po. Thank you.
Ganyan na po. Pag nag-insayo kayo ng patras po, ganyan na po. Lahat, laging patras. Pag nag-insayo po kayo ng patras, bigbigay po kayo ng mga 10 to 15 minutes na ma-warm up. Bago kayo sa laban, mag-warm up po kayo ng 10 to 15 minutes. Palaging patras lang po. Para po, during sa laban, doon sa laban, ay handa na po yung pagpapatras nyo. Hindi na po kayo magtendensyang tumapyok at hindi na po kayo mag-isip ng malalim kung anong gagawin nyo. Kung napapractice nyo po ito. Tsaka yung mga techniques nyo po na techniques ko po na sineshare ko, yung tips ko na huwag kayo mag-isip na matigas ang bagay na pinapatras. Mag-isip kayo kung anong malambot na bagay na para bang tinusok lang, parang binarbecue. Yun na po ang tips ko sa inyo pag nagpatras po kayo sa inyo. Dahil mapadali po yung patras nyo at hindi kayo mahihirapan. Lalo na sa pressure game. Yung pagpatras, napakahirap po. Pero kung mayroon kayong mga idea na ganyan, hindi na kayo mahihirapan pa. Halimbawa, ganyan po ang sitwasyon. Kung hindi po kayo marunong magpatras, ang hirap po niyan doon sa kasunod na bulat. Halimbawa, ito, titirahin. Yan. Ito ang kasunod na sunod na bulat, titirahin. Pag hindi po kayo magparunong magpatras, kung ano po ang sikreto niyan, ang hirap po niyan. Kaya ituturo ko po sa inyo, kailangan magpatras po kayo, may pintos. At ito po, pag nag-aim po kayo, huwag dun sa malapit ng tatapyok. Dito lang po, ang ganyan. Diyan nyo lang ilagay yung aim nyo dun sa pamato. At ang pag-release po ng tapo, release, kailangan swabe lang po, swabe. At swabe lang. Ganyan lang po ang sikreto ng pagpatras. Swabe lang. Ito po, titirahin ko na po na may pito sa kanan po. Ito po. Ganyan na po, swabe. Ganyan lang po. Ganyan lang po. Di ba po, madali lang yung kasunod pag marunong ka magpatras. Ganyan po. Ganyan po ang sitwasyon pag marunong po kayo magpatras. Magbibigay naman po ako sa picture sa kaliwa. Picture sa kaliwa. Ito po, picture sa... Ito naman po. Ganyan na po ang position. Yan. Hindi po tayo pipicture sa kanan dyan dahil ang pabor ng picture dyan is sa kaliwa. Ito po. Ito, titira po tayong ganyan ang position. Ganyan po. Ayan ang kasunod na titirahin. Ganun po, ititirahin ko po nga ngayon na may pictos sa kaliwa po. Ito po. Ayan. Pictos sa kaliwa. Ito po ang takbo niyan. Po. Dito na po ang aim niyan. Ang aim niyan. Hindi tayo pipictos doon sa malapit ng tatapyok. Dito lang po tayo sa pipictos doon sa malapit ng sa gitnang portion at yung konting sa ilalim na. So, ganito po. Ayan, ganyan. Diyan yung tatanamaan ang pamato para kumikto doon sa kaliwa. Ito po. Ito po. Titirahin ko na po. Swabe lang po ang release. Ito, swabe lang. Di ba? Ito, madali lang po ang kasunod. Ito pa, di ba? O, tignan mo. Mapadali ang kasunod na titirahin. Ganyan lang po. Ganyan lang po ang magpatras. Ngayon po, magpatras naman po ako doon sa kadalasan nangyayari dyan sa kadalasan po ito nangyayari. Wala ka, hindi na kailangan gumamit ka na yung kayo ng pictos. Ang position po, ganito po. Ganyan naman po ang sitwasyon ng titirahin. Ganyan po. Huwag na po kayong pumipictos niyan. Kasi pag pumictos po kayo niyan, ang tendency ay tatapyok. Kaya ang titirahin, pagtira niyo po, ay ang aiming po doon sa pamato, ilagay niyo dito sa portion na to yung aiming niyo. Ganyan na po. Tapos swabe lang po. Swabe lang po. Kailan ang technique niyan, ang pag-iisip mo niyan, at saka yung idea na i-apply mo, kailangan ang pagpatras mo, kailangan mo nagtamaan yung banda niyan. Kung hindi man tatama sa banda, at least malapit siya doon sa kasunod na titirahin. Ito po.
Papatasan, kasi pag hindi ka marunong magpatras niyan, mapahirap ka doon sa kasunod. Kaya maganda po talaga marunong po kayong magpaatras. So, titirahin ko po. Ayan po, para... Ayan po. Sa po, ayan po yung pagpapatras, bumanda. Yung tumama doon sa banda. Ayan po. Ayan, tumama po sa banda. Ayan po. Papakita ko po sa inyo kung ano sitwasyon ng bamabula doon sa kasunod. Ito po. Ayan po ha. Tingnan nyo. Kung marunong kayo magpatras, ganyan po ang mangyayari ng kasunod yung titirahin nyo. Ganyan po. Ito, ganito naman po ang susunod nung gagawin. Ito po. Diyan po. Ganun naman ang sitwasyon ng bola. Yan ang titirahin, yung 8. Ang susunod naman, yung 9. Kailangan nyo pa rin magpatras niyan. Ang ganyan posisyon magpatras. Ganun din po yung una kong ginawa. Mag-aim po kayo dun sa pamato. Dito po, mag-aim po kayo. At swabe lang po ang pagtira niyan, swabe. Swabe lang po. Ganyan na po. Papatrasin nyo kung tamaan nyo yung banda. Mas maganda po kung tamaan nyo yung banda. Kung hindi, basta mapatras nyo lang doon sa marapit sa titirahin sa kasunod. Mas maayos na. Ito po, gagawin mo na. Ganyan lang, mag-aim lang po kayo. Ito ang aim. Yan. Ito po, mapatrasin ko na po ha. Ganyan na po ang magiging... Pakita ko naman sa inyo anong sitwasyon doon sa kasunod. Yung pinatras ko ha. Ito po. Ito po yung magiging posisyon ng bola. Yan lang po ang... maibigay ko po ang simpleng patras at simpleng techniques. Sana po nagustuhan nyo po ang aking konting bagay na sana po makakatulong po sa inyong paglalaro ng video. Sana po. Sana po sa sunod kong video, sana po mapaganda ko po yung presentation ko po. Yung kalimutan ang hinihingi ko, subscribe. Likes and comments para po lalo pong mapaganda ang aking gagawin. Dahil sa inyong mga comments, pursigido po akong gumawa ulit ng mga video na makakatulong po sa inyong lahat. Sa sunod ko pong video, ang follow through at ang sunod ko pong video ulit sa mga sunod na mga linggo ay yung how to break o paano mag-break ng tin balls. Na ibibigay ko po sa inyo yung techniques din sa pag-break na yan. Napaka-importante po. Sana po. At iba pang po mga video. Salamat po sa inyong lahat. Sa inyo po, nakasalala yung aking pagpagpaganda ng aking mga video sa inyong mga comments po. Comments po below ha. Bye-bye po. Salamat po sa inyong lahat. God bless po. Mabuhay po mga lahat.